Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 4. After the location shoot, dumiretso na kaagad ang grupo ni Audrey sa publication. Isang malaking sorpresa ang sumalubong sa kanya. "Oh, shock! Ang gaganda naman ng mga flowers!" Bulalas ni Betsy nang makita ang nakalatag na bouquet sa mesa. "Kanino galing yan?" "Oh my God! Baka galing yan kay Will! Dali! Tignan mo na, girl! Tignan mo na yung card!" Halos hindi magkandatuto sa kilig si Kylie. "Ano ba kayo? Masyado kayo mga iskandalosa!" Naiiritang nasabi niya habang papalapit sa pwesto, reaching for the small envelope on top on the bouquet. She struggled to open it as her hand shook with the excitement she was trying to conceal. "Neh, galing lang pala kay Ingenero." Napasimangot na rin si Betsy matapos makibasa sa kanya. "Ay nako, huwag ka magpadala sa mga buladas niyan ha, girl. Utang na loob. Nakakainis talaga." Napairap si Kylie habang inaayos ang makeup kit sa ibabaw ng mesa niya. "Kung ako sa'yo, kalimutan mo na yung tods na yan. Kay William ka nilang mag-focus. Wow! Nice flowers!" Singit naman ni Will na hindi nila namalayan na papalapit na pala sa kinalulugaran nila. "Bakit ba bigla na lamang sumusulpot ito? Para siyang bulate at para siyang kabuti." Iritado niyang naisip nang ilang sandali pa ay baluti na naman ng kaparaningan. Narinig niya kaya ang sinabi ni Kylie, "Oh please, God, wag naman po sana. Kitods ba nang galing ang mga bulaklak na yan? Usisa ng binata." "Yes, sa akin nga nang galing yan." Sagot naman ni Tods na bigla na lamang lumitaw nang hindi nila napapansin. "Ah, ikaw pala si Tods. Cool na bati ng photographer. It's a pleasure to meet you. I'm Will Falcon." Inilahad nito ang kamay na kinuha naman kaagad ng bagong dating. "Oh, so you are newest photographer who apprenticed underworld renowned Lesman." Pagre-recognize nito. "It's an honor to finally meet you." Matapos ang ilang sandali pa ng pagpapalitan ng pleasantries, ay nagpa siya na rin na magpaalam si Will. "I don't want to be an intrusion here." Tila pag-emphasize pa nito as his eyes lingered on the still very much self-conscious Audrey. Hindi nagtagal ay sumunod na rin si Betsy at Kylie na kapwa disappointed sa pagdating ng managing editor. They felt that he spoiled that fun and excitement that was brewing up for Audrey and Will. "Alam kong hindi sapat ang flowers na to for what I have done to you last night." Panimula ni Tods nang tuluyan na rin silang makapagsarili na ng dalaga sa kanyang cubicle. Meanwhile, Audrey remained silent. Ayaw man niyang aminin, but her pride has been terribly hurt. Nagpatawag kasi ng emergency meeting ang may-ari ng publication because of the deteriorating sales magazine. "Nasabon ako ng matindi eh. That's why our date must have escaped my mind. Alam kong wala akong karapatan na mag-demand sa'yo dahil wala namang tayong dalawa eh. Wala tayong relasyon. Pero para ipaalala ko lang sa'yo, ikaw ang nagyaya na lumabas tayo. You should have been decent enough to call or even just text me na hindi na tayo matutuloy.
para hindi ako magmukhang tanga. Hindi na niya napigilan ang paglabas ng tunay na nadarama. Really, really sorry. Tell me what should I do to make it up to you. Sumamo ng binata habang kinukuha ang kanyang mga kamay. As their skin touched, Audrey felt like she was melting inside. That even all the hurt that she felt started to vanish. But in not wanting to make him think that she is that easy, she broke free from his touch and stand up. I'm sorry, but I still have something to do. Aniya, sabay tungo sa direksyon ng wardrobe area. Sa kanyang paglakad, ay pilit niyang nilalabanan ang urge na bumalik sa nagsusumamong manunuyo. Tanga! Kung gagawin mo yan, ano na lang ang iisipin ni Todd sa'yo? Mabuti pa ngayon. Ngayon pa lang, make it clear na hindi ikaw ang tipo ng babaeng pwede niyang baliwalain. Let him chase after you to make him realize your worth. Nang gabing iyon, habang matiwasay na nagpapahinga at nagbabasa ng libro sa kanyang Ottoman na silya, matapos ang nighty beauty ritual niya of applying a mud pack on her face and mayonnaise on her hair, ay biglang nakarinig si Audrey ng sunod-sunod na katok sa kanyang pinto. Ano na naman kayang kailangan ng hambog na yon? Iritado niyang nasabi habang padabog na tinutungo ang direksyon ng pinto. Tinatakot mo ba ako? Sadyang ganyan lang talaga ang itsura mo sa gabi. Bungad ng binata matapos mabigla sa kanyang anyo. Subalit, hindi niya inalintana ang pagka-conscious. Gathering up her courage, she let out her most confident self in spite of knowing how hideous she looked. Bakit? Ano na naman ba ang kailangan mo? At nangiistorbo ka na naman. Nakapamewang pa niyang tanong. I would just like to give this to you, anito. Presenting a fact of genuine Arabic coffee green. Oh, thank you. Aniya na hindi inaasahan ang gesture nito. You shouldn't have bothered. Wala lang yan. Para yan sa lahat ng pangiistorbo ko sa'yo. Napakamot sa batok na sabi ni Will na sa kauna-unahang pagkakataon ay kinakitaan ni Audrey ng bahagyang pagkawala ng composure. He always struck her as this cool, swabby guys. But now, she could see slight traces of awkwardness. Ah, ganun ba? Huwag mo nang isipin yon. Walang problema sa akin yon. Paninigurado niya habang unti-unting nararamdaman ang pamumuo ng pagkailang. Hindi. Ang totoo talaga niyan, wala akong coffee maker eh. Ayoko namang masayang yan kaya ko binigay sa'yo para you should make me a cup perhaps. Is it okay? Kahit kailan talaga. Antipatiko ang impactong ito. Nagsimula na naman siyang manggalaiti. Kung kanina ay pagka-touch at disbelief sa ikinikilos ng kapitbahay ang nararamdaman niya, ngayon ay naglahong lahat yon. Ibang klase ka rin talaga, no? Napairap niyang nasabi. Sabay tumalima at tinungo ang kusina saka sinimulang i-prepare ang ibinibigay nitong kape sa kanyang coffee maker. Mukhang nagpapaganda ka yata para kay Todd's. Ah, komento nito. Habang nakasandal sa countertop and watching her work. Nagkaayos na ba kayong dalawa? Did he ask you out on another date? I think it's none of your business. Mataray niyang sagot na hindi matanggap ang pakikialam nito sa kanyang buhay. Oh, I may have hit
a sensitive button there. Nakibit-balikat ito habang patuloy siyang pinagmamasdan. What's the purpose of the things on your face? Hindi ba Makati yan? It's a mud pack made to seal in the moisture on the face to prevent a dryness and premature aging. And it's not Makati. It's actually soothing on my skin. It's relaxing me until you knock on my door. May pagkasarkastiko niyang balik habang nagsasalin sa tasa ng kapeng kagagawa lamang. Alam mo, hindi mo naman kailangan yan eh. What you need to change is your attitude, yung pagiging mataret suplada mo. Yan ang tunay na dahilan kung bakit nagmumukha kang matanda. Pang-aasar nito matapos kuhanin ang tasang kanyang inihanda para dito. Ang kapal mo. Akala mo kung sino ka makapagsalita. Tignan mo kaya itsura mo. Tumingin ka kasi sa salamin. Ang haba-haba ng buhok mo. Tapos yung mukha mo, puro balbas pa. Ang duming tignan. Parang hindi uso sa'yo ang maligo eh. Ganti naman ni Audrey. Nakulang na lamang ay ibuhos dito ang kumukulong kape mula sa hawak na tasa dahil sa labis na pagkainis. That is what the girls love. My wrap and top loop. Ipinagtatanggol ng binata ang kanyang sarili. Sa totoo lamang, ay intention nitong asarin talaga ang dalaga. He really loves seeing her getting fees. Well, ibahin mo ko sa kanila. Because I hate your look. Mariini yang balik. Pansin ko nga, cause you go for those clean cut, a boring type like Todd's. Patuloy pa ni Will, matapos humigop ng kape sa tasa. Excuse me? Todd's is not boring. Kaagad niyang depensa. He's actually the most interesting, smart, and funny guy that I have ever met in my entire life. You don't have the right to judge because you don't know him. Oh, I think I know him well enough. Kung paano kanya tinrato, making you wait the entire night, never even bothering to call or even text you to inform that he couldn't come. He may be interesting, funny, and smart for you, but he lack what is essential. In a man, respect, courtesy, knowing how to truly value a woman. Seryosong saad nito. Don't be fooled by the looks. It might deceive you. Habang pinakikinggan niya ang mga pahayag nito, hindi niya maiwasan ang mag-contemplate. Totoo minsan na sumagi na rin sa kanyang isipan ang mga bagay na binanggit nito, subalit pinili niyang isang tabi iyon dahil sa pagnanais na mapagbigyan ng pagkakataon si Todd's. Pero ngayon, ay muli na naman niyang naisipan. He's got a legitimate reason kung bakit hindi siya nakarating at hindi ako na-inform. Pagkukumbinsin niya na tila higit sa sarili ang kanyang kausap and his real man. He's a decent, respectful, courteous, and he know how to value a woman. I've been proven that a lot of time. Dagdag pa nito. Ganun na ba kayo katagal ni Todd's? Curious na tanong ni Will, habang nakasunod sa kanya. Actually, we are still just dating. Sagot niya, trying to look as dignified as possible. You mean, you're still not yet official a couple? Anito at napahinto bigla sa akmang pag-upo sa single sofa. Hindi pa. Bakit ka ba nagtatanong? Balik ni Audrey na sadyang hindi komportable na pag-usapan ang tungkol sa bagay na yun. Subalit hindi sinagot ng binata ang kanyang tanong. He even followed it up with another question. Gaano katagal na ba kayo na nagde-date? Komportableng nakaupo na ito. 3 months? Aniya.
Sa totoo lamang, sa loob ng panahong iyon na sila ay lumalabas ni Todds, ay inaabot na rin si Audrey sa punto ng pagkainip kung bakit hindi pa rin tuluyan itong nagpapahayag ng damdamin. She was dying to hear from him his real intention. So, you've been going out for 3 months already and he hasn't said anything yet. Di makapaniwala ang sabi nito. Ganun talaga kapag kaseryoso ang isang lalaki sa isang babae. He takes his time to get to know her better. Muli ay defensive niyang turan. Iba ang lalaki who take his time to get to know a girl better. At iba rin ang lalaking hindi mag-commit dahil may commitment na rin sa iba. This statement got her interested. What do you mean? Sa 3 months na nagde-date kayo ni Todds, how many times has he stood you up? Tila biglang tinamaan ng dalaga sa tanong nito. Twice, amin niya. Twice? Di makapaniwala ang ulit ni Will. He's got a valid reason naman eh, why he was not able to come. Pagtatanggol pa rin niya na tila hindi lamang binata, kundi pati na rin ang sarili. I don't know, Audrey. But if it were me, hiding, hindi na kita pakakawalan. Diretsong pahayag nito sa lumikha ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Oh, the phone. Halos mapalundag. Nabulalas niya nang marinig ang telepono. She felt relieved that she was able to get out of that awkward moment. Todds Valeriano heard her. Nabigla niyang ulit sa sinabi ng gwardiya sa lobby. Pakisabi maghintay na lamang siya sandali. Oh, bakit hindi ka magkandara pa dyan? Nasa baba si Todds. Napailing na saad ni Will. Saka uminom ng tasa ng kape na hawak. Shit! How can I face him na ganito ang itsura ko? Tugon niya na hindi na magkandatuto kung ano ang una niyang tatanggalin. Kung ang madpak ba sa mukha o ang mayonnaise sa buhok. Getting the wet towel from her hand, Will started to wipe her face which forced her to steady herself. Watching him do not for her, she felt something inside of her heart had gone soft. In my whole life, there was no other guy who has done something like this for me. Yung ulo mo naman. Anito matapos punasan ang kanyang mukha. At she was sinking her head lower into the bathroom sink to let the water rinse off the mayonnaise. She felt his hand gently washing her hair with the shampoo she took out. Kung naging ibang lalaki ito, baka nagduda na ako sa gender niya. But with this guy, mas lalo niyang pinatutunayan sa akin na that he's a real man. Ayan, mas lalo ka pang gumanda. Ewan ko lang kung hindi pa magtapat sa'yo ngayong gabi si Todds. Hindi malaman ni Audrey kung produkto lamang ba yon ng kanyang imahinasyon nang may makita siyang panlulumo sa mga mata ng binata. Matapos nitong sabihin ang mga katagang yon, she was standing in front of the mirror and he was behind her, looking at her reflection. All right, I'll better go back to my place. Paakyatin mo na si Todds, anito habang tinutungo ang direksyon ng pinto. Will? Nag-aalangan niyang tawag. Yes. Lumingon ito. Thank you for the copy and for helping me out with this. Anything for you? Long after Will was gone, Audrey still could not stop from thinking about his word and action. Bakit ba ganun ang lalaking yun? Kung minsan ang bait-bait pagkatapos bigla na lamang mga asar. Natigil lamang ang kanyang pag-iisip nang mag-ring muli ang telepono. Si Todds, patakbong tinungo niya ang pwesto ng phone. Sige, paakyatin mo na siya. Utos niya sa guard. Habang inaayos ang sarili sa harap ng salamin, ay muling pumasok sa kanyang isipan ang ginawang pagpupunas ni Will sa kanyang mukha at paghuhuga sa kanyang buhok. Shit! Bakit mo ba masyadong pinag-iisipan ang bagay na yon?
you are with Tots. Siya ang dapat mong pinagtutuunan ng pansin at hindi si Will. I'm sorry. Hindi man lang ako nagpasabi sa'yo na pupunta ako ngayon. Panimula ni Tods matapos itong papasukin ni Audrey sa loob ng kanyang unit. It's okay. Tanging sinabi niya na sadyang hindi pa rin komportable matapos ang naging pagharap nila noong hapong yon sa fabrication. Have a seat. Offer niya. What do you want? Juice, coffee. Alam mo, naninibago ako sa'yo. Hindi ako sanay na ganito kakapormal. Napapailing na komento nito habang papaupo sa supa nang mapansin nito ang mga tasang ininuman ni Audrey at Will na naiwan pa rin nakapatong sa mesa. May kasama ka ba kanina? Tanong nito without a slight trace of malice in his tone. Ilang sandali ring nag-alinlangan si Audrey kung sasabihin ba ang totoo na si Will ang kanyang kasama bago ito dumating. But what the heck? It was the truth at isa pa, wala naman siyang ginagawang masama eh. There's nothing wrong with telling him. Ah, nandito si Will kanina. Sandali lang. Iniwan muna niya si Tods upang ipaghanda ng kape ang bisita. Mayroon pang natitirang kape sa coffee maker at nagsalin siya ng mainit na likido sa malinis na tasa. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Tods nang marinig ang pangalan. Subalit hinihintay muna nitong makabalik ang dalaga para malinawan. Will? Si William Falcon? Yung photographer? Oo siya nga. Umupo siya sa tabi nito. He's actually my new neighbor. Siya yung umuupa sa katabing unit dito. Nagkahanda bulul-bulul niyang sabi. Ah, ganun ba? Tangi nitong nasabi as he took a sip from his cup of coffee. Sa kanya nga nang galing yung coffee na yan eh. Masarap ano? Arabic coffee grain yan. Oh, isn't that expensive? Nilalasapan niya ang kanyang iniinom. Kaya naman pala iba ang lasaw eh. Very rich. He added as he tried his best to conceal the growing jealousy inside him. So, close pala kayo. He's already starting to give you stuff. Hindi. Kapalit lang niya nung hinihingi niya sa akin kape nung isang araw. Hindi kami close ano? Kulang na nga lamang i-consider ko siyang mortal kong kaaway. He's so annoying, walang hiya, parating nang iistorbo, at super hambog. Do you think I would want to be close to that kinds of guy? No way. Dire-diretso niyang sabi. All right. Mukha ngang binubwisit kanya we. Napangisi ito habang ibinababa ang hawak na tasa. Enough of Will Falcon. Let's talk about us. Nakaramdam ng kaba si Audrey. She could see that Todd's look different that night. Is this it? Is he finally going to ask me to be his girlfriend? Excited niyang naisip. What about us? Balik niya habang pilit na nilalabanan ang nerbiyos na nadarama. I know, we've been going out for quiet sometimes now, and I would like to make this formal. Kinuha nito ang kanyang kamay at tinitigan siya sa paraang kulang na lamang ay makapagpatunaw sa kanya. Audrey, are you willing to be my girlfriend? Oh my God, this is it. This is it. Sigaw niya sa isipan. What should I do? Sasagutin ko na ba siya ngayon? O magpapakipot muna ako? Maybe you are not ready yet. I can. No. No, I'm ready. Di napigilang sabi niya. Napag-isip-isip niya na matagal na rin niyang hinihintay ang pagkakataong yun. Wala namang sigurong masama kung magpakatotoo siya. At sagutin na rin ito. Yes. I'm willing to be your girlfriend. Hindi mo lang alam kung gaano mo ko pinapasaya ngayon.
Nakangiting tugon nito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Subalit tila na malikmata si Audrey. Ang nakita niya ay ang mukha ni Will na nakaharap at nagsalita sa kanya. Imbis na si Todds, "Will," hindi niya namalayang nasabi na pala niya. Napakunot bigla ang noo ng binata. "What are you calling me, Will?" Tanong nito na nakakaramdam ng tila kurot sa puso. Bigla siyang natauhan. "Why should I call you?" Defensive niyang balik. "Ang sabi ko, yun din ang nararamdaman ko." "Tama, yun din ang nararamdaman ko. I am very happy right now with this. With what happening to us?" Natataranta niya. Nadagdag pa. Wiwirduhan man sa ikinikilos niya, ay isinasantabi na lamang yon ni Todds at tinatanggap ang kanyang explanation. Spreading his arm wide, he gave her a very tight embrace. "I love you." Bulong nito sa kanyang tenga. "I love you too." Distracted na tura ni Audrey na hanggang ngayon ay hindi pa rin matahimik sa nangyayari sa kanya. "Why did I see Will face on Todd? What is this all about?" Nangangamba niyang isip. "No, Audrey. Don't think about it. Walang ibig sabihin yon. Walang ibig sabihin ng lahat." At dito na po natatapos ang chapter 4 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you and God bless all.